Hi guys, ngayong araw nga pala, ipapasok na ulit tayo sa trabaho. You know, gandang morning guys. Time check pala. 6:40 na ng umaga, 5:40 sa Pilipinas. At eto nga guys, nakarating na ako dito sa may parking ng bike at nagmamadali na nga ako nyan. 6:40 na kasi nung na-parking ko yung bike ko tapos yung sasakyan ko naman na train, 6:47. Rapid kasi yung inaabol ko guys, mabilis kasi yan kaya mas paborito ko na sumasakay dyan kasi mas mabilis ako nakarating dito sa Yokohama. Bale, eto nandito na ako sa Yokohama kaya lang hindi ako nakaabot sa oras ng sasakyan ko guys kaya naghintay na naman ako ng mga 15 minutes. At habang waiting nga tayo ng train, bumili na muna ako ng kaping maiinom dito guys dahil nga yung biyahe natin papuntang Hiratsuka ay medyo mahaba-haba din. Yan guys, time check na alas 11 na. Dito na ako sa Hiratsuka. Bumili muna tayo ng kape. Nakalimutan ko nga na may nabili na pala akong kape kaya tinapay na lang yung binili ko kasi kakainin ko yan pagka break time namin. Sunod naman nun ay nagpunta na ako dito sa may terminal ng bus para sumakay ulit. Grabe yung sacrifice natin, diba? Dalawang train tapos isang bus pa, no? Ganyan tayo kasi pa guys, araw-araw tayong bumabiyahe. Sa mga hindi nga pala nakakaalam ng biyahe ko guys, siguro mga kulang-kulang dalawang oras nga pala papunta tapos ganun din pa uwi. Kaya naman lahat-lahat eh, kulang-kulang apat na oras yung biyahe natin sa isang araw. No, good morning. Lakad tayo guys, mga 3 minutes. Pero huwag kayong mag-alala guys, para sa akin malapit lang yan kasi importante sa akin, araw-araw ako nakaka-uwi sa bahay namin. Tsaka sanay na rin ako sa biyahe guys, ilang taon na rin ako nagko-construction. Siyempre kapag natatapos na yung trabaho namin, lilipat na naman kami ng ibang lugar kaya naman talagang sanay na ako guys. Alam yan ang mga nagko-construction dito guys, yung mga palipat-lipat ng lugar. Trabaho work na boss. Konting update nga pala guys, pinagtutungkab nga pala namin yung mga alloy dito sa may rooftop. Ito kasi yung uunahin namin i-waterproof dito guys, yung pinaka rooftop. Ito na nga yung naging itsura niya guys, nung pagtatanggal ko na yung mga alloy niya dahil papahiram pa namin yan mamaya. Bali dito pala kami magsisimula dito sa may maliit na ibabaw na to. After nga namin doon, ito naman yung sinunod namin guys. Itong medyo malawak na to, pinagtatanggal din namin yung mga alloy niyan sa gilid. Bali sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung itsura guys ng mga wina-waterproof namin. No? Kumbaga nire-renovate lang namin. At ito, break time na namin guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung view dito sa may ibabaw. Ang ganda, diba? No, ang lakas makarelax. Tapos kita rin dito guys, parang si Mount Fuji nga yan eh. Kaya nga lang, medyo maulap kaya hindi siya masyadong makita ng maayos. Kaya naman nga dito sa Japan guys, kapag ka-construction yung trabaho nyo, kahit na palipat-lipat eh, para ka na din namamasyal kasi nagtatrabaho ka na, nakakapasyal ka pa sa ibang lugar. Gusto ko nga pala i-share sa inyo guys na ako gumawa na itong pader na kisame na to. Bali basag nga pala yan, tapos wala na sa tamang bilog, kaya nirenovate na din namin. Wala guys, proud lang ako sa sarili ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na nakakagawa na ako ng mga ganyan. Break time na guys. Kainan na natin itong tinapay na binili kanina. At dahil nga merong stadium dito guys eh, may mga nakapaskill din ng mga player dito sa may gilid. Parang dalawa nga yung palaruan dito guys eh, soccer field at saka naman baseball. Yun nga lang guys, hindi ko natatapatan na may naglalaro dito kasi tuwing Sabado ata at saka Linggo yung may laro dito. Nakita ko nga pala si Cap dito guys habang kumakain ako ng tinapay. Buti pa si Cap eh, no? Pag-alagala na lang sa Japan ni. Eh. Ituturo ko nga pala kayo dito guys sa may toilet namin dito sa may construction. Maliit lang yan guys pero solid yan. Toilet dito guys eh. Ito yung toilet namin dito sa trabaho. Ituturo ko kayo sa loob. Ayan. Ayan. Oh, diba? Ang bango guys. Napakabango. Ayan, may pabango pa. Tapos meron siyang washlet. Ayan. So, di mo na kailangan maghugas ng puwet dyan. Huhugasan ka na mag-isa. Ayan guys. Kakatapos ko lang kumain ng kanin. Nakalimutan ko video yung pagkain ko guys. Nawala sa isip ko na nag-vlog ako ngayong araw. Hindi ko tuloy na video yung pagkain ko. Pinabaunan ako ni Mami Cherry. Bili na lang tayong juice dito para sinasapat na to guys eh. Vintage na to ano. Vintage. Sinasapat na. Bali ng tanghali nga pala, nagpunta ako dito sa may park, dito ako nagpalipas ng oras. May nagbabasketball nga ulit dyan eh, mag-isa lang, gusto ko nga sana mangiram ng bola na eh, hiya lang ako eh. Ang ganda sana dito guys, kung malapit lang sa bahay namin kasi may mga park dito. Tapos ang ganda ng ambience niya dun sa may dulo guys, may parang waterfalls pa na epek-epek.
Tapos ang sarap pa magpahangin dito guys, kasi ang lalaki ng mga puno dito, feeling mo talaga nasa Pilipinas kapag ka nandito kay. Bale ito guys, nung natungkab na nga namin lahat, nagsimula na kami mag-primer dito. Ayan, pinakaunang pahid namin yan guys, lahat yan papahira namin. Bale inuna lang namin yung pinakamaliit na yun, tapos sinunod naman namin to guys, yung pinakamalawak. Bale ito nga rin pala guys, yung pinakamain na trabaho namin, yung pagwa-waterproof. Tapos pag hindi kami busy guys, gumagawa rin kami ng ibang trabaho. Iyan na. Uyan na guys. At eto guys, uwi na, hinatid na nga ako ng kapatid ni boss dito sa may station. Bali, dalawa nga pala kami ngayong araw, yung kapatid ni boss yung kasama ko kasi si boss nasa ibang site. Ngayon kasi guys, dalawang site yung meron kami ngayon eh. Yung isa malapit dun sa bahay namin, tapos eto naman yung malayo. Yun nga lang, sa kabila kasi hindi pa ganun kabisi kaya si boss lang muna mag-isa. Pero kapag kabisi na dun guys, dun na ako, malapit lang sa bahay namin. Bali, eto guys, nandito na nga pala tayo sa may Yokohama station. Pinas forward ko na lang, hindi ko na binidyoan yung biyahe ko kanina. Sabi nga ng mga vlogger sa Pinas, kung saan nga may masarap, ay dapat hindi pinupuntahan. May tumawag kasi ng pansin sa akin dito guys, itong sobahan dito sa may labas ng Yokohama. Hindi siya ramen guys ha, soba yan, mukha lang siyang ramen. Bali yan, meron silang machine dito sa labas at ang pinili ko may toppings na isang piraso. 480 nga pala yung napili ko, kung sa Pinas naman siguro mga nasa 150 ata yun or 160. Sobrang bilis nga ng mga stop dito, 5 seconds lang ata, inabot na agad sa akin yung in-order ko eh. Ito nga palang kakainin ko guys, soba nga pala yung tawag dito. Mukha lang siyang ramen pero soba yung tawag talaga nila dito. Matuwa lang talaga ako dito guys, kasi yung mga kumakain nandito lang sa may gilid ng kalsada. Tapos nakatayo lang sila dyan, kaya napaisip ako mukhang masarap kumain ng ganun na. Dati nga pala guys, hindi ako kumakain itong soba. Feeling ko kasi hindi siya masarap eh. Tapos nung natikman ko na, kasi natry ko to dati sa may parang cup noodle siya na soba eh. Masarap naman pala, lalo na kapag umuulan guys, tapos malamig yung panahon. Ito yung panlaban ng mga Hapon ni eh. Ang ganda ng vibe dito guys eh, no? Peace talaga eh, peace na peace. Kasi walang pakailap yung mga tao sa paligid mo eh. Ito rin kasi yung isa sa nagustuhan ko sa Japan guys, yung tahimik lang yung paligid. Tapos walang pakailap yung mga tao sa paligid mo. Dito na mga sa Japan guys eh, basta wala kang ginagawang masama eh, tahimik talaga buhay mo dito. Sarap guys, nabusog ako. Para siyang ramen pero hindi, iba yung lasa. Dami nagtitinda ng mga kakanin dito. Umuwi na tayo. Bago nga pala ako umuwi guys, bumili muna ako ng tinapay ng dalawang bata para hindi naman candy. Tapos bumili na nga rin pala ako ng peche kasi magluluto ako ng ulam eh. Pagkadating ko naman sa bahay, sumalubong naman kaagad sa akin si Ate Sari at saka si Seichi. Nakatingin nga kaagad si Seichi sa uwi ko, kala niya siguro candy na naman eh. Eh, tinapay naman yung binili ko para alternate. Kapag ka puro candy, mabubungi na siya eh. Si Mami Cherry naman eh, kausap yung nanay niya, kaya hindi ko na masyado munang ginulo. Si Bochog naman guys, dumedede, busy eh. Nagulat nga si Ate Sauri guys eh, may nakapasok na lamok sa bahay namin eh. Sabi nga niya, baby daw yung lamok na yun, kaya lumalapit sa gatas ni Seichi. Umiinom kasi ng gatas si Seichi kanina guys eh, pagkadating ko eh. Pinatikim nga namin kay Bochog yung tinapay guys, natawa nga kami kasi tinulak ng dila eh. Marunong nang tumanggi si Bochog guys daw, pag ayaw niya yung pagkain. May nabili nga pala kami guys na sobrang murang isda nung nakaraan, nakasale na kasi 150 yen nga lang, dalawang panga na yung nakalagay sa isang repack. Pinirito ko na nga muna to guys bago ko siya gataan. Tapos pinaghihiwa ko na rin yung mga sangkap na gagamitin natin dyan, ng mga bawang sibuyas. Eh may napanood nga lang ako sa YouTube guys na parang ganito yung ginawa nila, kaya ginaya ko na lang. Alam nyo naman guys, hindi naman tayo professional, nanonood lang din tayo sa YouTube. Hindi ko nga lang alam guys kung anong klaseng isda yan eh, pero para siyang panganan tunay. At nung naayos ko na nga, hinayaan ko na lang siyang kumulo, tapos naligo na rin ako. Ayan, bali tapos na ako maligo niyan guys. At nung okay na nga guys, ay nilagay ko na yung mga pampalasa, tapos nilagay ko na rin itong siling panigang. At itong huling nilagay natin, yung pinaka-peche niya guys, kasi pagka nilagay ko agad ito, ma-overcook eh. Kaya lang ang problema guys, na-overcook pa rin yung peche dahil nakalimutan ko eh. Bale ito guys, sumandok na ako, medyo na-overcook nga natin yung pechay, nakalimutan ko kasi patayin eh. Tara, kain na tayo guys, itadakimasu. Kami na nga lang pala ni Mami Cherry yung nagsabay kumain dahil nga yung dalawang bata nauna na pala niyang pakainin kanina. Tapos si Bochog naman guys, maaga nakatulog, kaya naman habang kumakain kami kanina, tahimik yung mundo namin. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kitsa lang ulit tayo next video. Diyan eh, mata ne, arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.